Migo. Migo, anak, breakfast na. Yung service mo darating, hindi ka na naman ready. Migo, bumaba ka na, ha? Nakahanda na yung pagkain. Basta, Daddy, tatawag ka, ha? Yes, yes. Tawagan kita, don't worry. Ang tagal kasi. Ethan, naalis natin ito, Oscar mo. Daddy, kikisay si Ethan. Ethan, go! Go! Ang sweet! Ethan? Daddy, you ready? Oh, yes, yes, don't worry. Thank you! Daddy, call me, ha? Hello, Tess! Naku, you wouldn't believe kung anong nakita ko sa ngayon. Out here in the street. Right in front of her house. Nagtaka ka pa? Eh di ba nga, ultimo nga'y naglilinis ng swimming pool sa clubhouse, si Lalandi raw niyan. Si Rodin na. Hi! Are, morning! Hi, Rod! Rod, ano? Kailangan nito tayo magbabadminton? O sige, sa Friday tayo. Friday night! Okay. O sige. Alright, bye-bye. Okay. Bakit ko nakikipag-appointment si Rod na Friday night? Di ba meron tayong lakad kay Tita Mercy? Te, andyan na po yung service ng mga bata. Okay, tanyan na sila. Sabi ko sa inyo, andyan yung service nyo. Hindi nyo na naman naubos yung mga kanin sa plato ninyo. Mamaya, doble ang kakainin ninyo. Ay, bata. Hoy, 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 bata. Kanito. Ayoko, nandyan na nga, service. Ay, wala akong pakigunan dyan na service. Ano nga ba naman? Kumuli ka sa akin, hindi ka makatutuli. Bye, bye. Ay, magpapakabait, ha? Amigo! Mga batang to, sweetheart, anong gusto mo? Coffee lang ako. Coffee. Anong oras kayo magkikita ng ate mo? Susunduin na lang daw ako ni ate dito, tapos magla-lunch na kami sa labas. Siya nang mag-guide sa akin sa insurance agency. Ah. Oh, paano ka uwi? Kukuha lang ako ng taxi sa Ortigas, marami naman doon. Babe, may cash card ba dyan? Birthday kasi ni tatay sa Saturday, gusto ko sanang bilihan ng gift. Naku. Eh, magpapagas ako mamaya, baka ma-short ako. Eh, card mo na lang kaya. Never mind na. Di ba, lang ayos lang. Eh, paano si tatay? Maraming regalo pwedeng i-recycle dyan. Pwede na yun. Sorry, ah. Layo. Yun na. Okay. Ingat. Alam mo, mas malaki yung kikitain mo kapag nag-full-time ka sa insurance. Di ba, inoferan ka na nila ng posisyon? Ikaw lang naman itong naginarte. Ate, sa asawa ko pa lang at sa dalawang anak ko, kulang na yung oras ko. Mag-full-time pa ba ako? Mia, kaartihan na yan, ha? Tignan mo naman ako. Tatlo yung anak ko. Nagtatrabaho pa rin ako. Ate, marami ka namang kasama sa bahay. At saka yung mga anak mo, hindi sila alagain. Malalaki niya mga yan. Baka naman sinasabi mo lang yan. Pero ang totoo, yung asawa mo ang tumututol sa pagtatrabaho mo. Sa pagkakaalam ko, nasa final negotiations na yata. But not that I'm privy to such information, Rod. You know what I mean. So, tuloy na nga yung merger. Looks like that's the way to go. In the event nga na mabili yung bangko natin, paano na tayo? Anyway, don't worry about it, Rod. Sa lahat ng mga naging mergers ng East Pacific, ina-absorb naman nila most of the people from the banks which they acquire. Well, that's a relief. Okay, anyway, I'll keep you updated. Okay, thanks, Veron. Have a nice okay, day. Okay, you too. Oh, Edson! Pare, kumusta? Okay lang, okay lang. Ito, magde-deposit ng remittance na padala ni Patsy. Ah, kanina, kanina. Sandali, ah. Thank you, thank you. Mix. Kumusta si Patsy? Okay naman. Actually, kapopromote lang. Head nurse sa isang ospital sa Jersey City. Ganun nga? Ikaw, pare, anong trabaho mo ngayon? Ito, house husband. House husband? Oo, kinareer ko na ang pag-aasikaso sa mga bata at sa bahay. Ibig sabihin, hindi ka nakakaisip na sumunod man lang sa Amerika para doon na magtrabaho? Maliliit pa mga bata. At isa pa, mahirapan kami parehas kung parehas kami magmamigrate. At sino may iwan sa mga bata? Alam mo, ang di ko maisip talaga, paano niya natitiis tong ganitong sitwasyon? Yung misis niya nandun sa Jersey, nagpapakahirap magtrabaho, nagkakanda kuba para kumita. Tapos itong si Nelson, ano? Ang laki-laki ng katawan nandito sa Pilipinas, nagpapakasasa sa bahay. Walang ginagawa, ini-enjoy na lang yung padala ng misis. Ikaw naman, bakit mo naman nasabing napapakasarap lang yung asawa ng pinsan mo dito? Ah, bakit? Ano mang ginagawa niya? Wala siyang trabaho, di ba? Andal lang siya sa bahay, nag-aalaga ng bata buong araw. Hoy, Boss Rodrigo, baka nakakalimutan mo, may bahay din ako. Ha, baka akala mo, sisiw lang tong ginagawa namin mga may bahay, ha? Trabaho rin to.
Tsaka mo sabihin sa akin yung nagpapakasarap kami dito kapag ikaw na yung nasa bahay at ako ang nagtatrabaho. Mag-usap tayo uli. Ako, tenga sa bahay. Asa ka pa. Kung gusto niyo ho, pwede naman tayong magkita para ma-explain ko sa inyo na maayos yung policy ninyo. O kasi hindi naman po health card yung pinag-uusapan natin. Insurance policy po. Pero 200,000 pesos naman po yung coverage mo. O sige po, tatawagan ko po kayo mamaya. Okay, sige po. Salamat po. Hi, Mabel! Hi! Ako yung katabi niyo! Oo, alam ko. Nakikita kita. Eh kasi naman, 3 months na tayong neighbors, hindi pa tayo na-introduced eh. Hi, you are Mrs. Miss! Miss Adelaida Kapimpin. But you can call me Aida. Ay, naku, sorry. Sorry talaga, my miss. Single mother ako, naanakan lang. Tarantado nga yung tatay ng anak ko eh. Pagkatapos akong anakan, iniwan lang ako. Wala lang! Hindi pa ako sinusustentuhan ha. Pagkatapos niyang magpakasasa sa akin, wala lang! Inabando na lang ako. Tapos yung nanay niya, tarantado rin ha. Yung anak ko ba naman, gustong ipa-DNA test para makasigurado sila na sa kanila nga yung bata. Alam mo yung ganun? Wala lang! Oh, sige, I have to go. Baka dumating na yung kids ko from school. Bye! Hoy! Alam mo ba yung mga anak mo at saka my only child? Pareho sila ng school, ha? Yung little girl mo at saka si Ethan ko, parehong St. Aloysius. Ah, okay. Bye! Hoy! Mahilig ka ba sa spaghetti? Kasi meron akong recipe. Hindi ako magamit ng ketchup. Bopis. Bopis. Nilagay ko ng bopis. Pinoy na Pinoy. Sige, bye! Hoy! Bye! Tikman mo lang naman. Ilang buwan ang balita na si Robert Howe bibili ng bangko mo? Nagtatrabaho lang naman po ako sa kanila. Hindi ko naman bangko yung orayon. Eh, bakit kayo, Rod? In case na mabili ng iba yung bangko where you work, magkakaproblema ka ba? Well, maganda naman yung track record ko, so I don't see any reason to get worried kung sakasakali. Alam mo, Rod, minsan, medyo naive ka. Don't you know how the system works? Meron sila sarili mga bata. Eh, ikaw. Paano ka? Hindi ka naman kilala ng mga importanteng tauhan ni Robert Howe? Maganda naman daw ang record ng Bayoma. No offense, Mentron. Your record doesn't mean anything. The point is, ang nagbili ng bangko mo, sila ang mayroong mga alaga. Sila ang importante sa management. Rod, gawin mong light. Kaya mo yan. Steven, bago yan? Yup, bigay sa akin ng dad ko. Anong klaseng tablet yan? Migo, ayan yung bagong iPad. May IC? Nakatingin ka naman, di ba? I mean, may I borrow? No! Sandali lang. Halika na nga, Migo. Alam nyo, kung gusto nyo matutong maglaro ng iPad, ay di magpabili rin kayo sa dad nyo. It's okay, Stephen. We don't need your stupid toys. Tara na nga, Migo! Ingit lang kayo! Hindi ba mo nakakalungkot? After 30 years, iniwan nung pinsan ninyo si Lea yung asawa niya? Eh dapat lang naman ano, gago naman yung tsot! Matapos anakan ng anakan to si Lea, o ano, nagpauto sa isang katsipang kabit. Kaya to si Henry, winawarningan ko yan eh. Huwag na huwag siyang papahuli sa akin, ha? Kasi sinusumpa ko, kakapunin ko siya. Happy birthday po, Lolo! Good morning po! Ay! Binake po namin para sa inyo. Thank you. Salamat. Gaya! Okay, ilagay mo muna sa ref. Itong panganay mo nga po, pati kami ni Cynthia, believe sa kanya. Do you know, his university is sending him to Australia for a
3-month exchange program. Talaga, Chad? Ayos yun ah. Anong program yan? Sa International Studies. Kasama ko rin dun si Mimsy. Short-term exchange program lang po. Mga workshops and seminars. Diba? Bagay na bagay sila. Improvement of the race! Bye! Mawala na po kami, ma'am. Kasi baka matraffic pa po kami sa labasan. Oh, ingat, ingat. Oh, Rod. Pagpasensyaan mo na yung bayaw mo, ha? Alam mo naman yun. Tuwing bubuksan ang bibig, daig pang, Typhoon Undoy. Ayos na po yun, Tay. Maraming po salamat. Sige, ingat kayo. Ingat. Ay, kiss na. Salamat po, Tay. Oh, ingat, ha? Opo. Salamat po uli. Okay. Huwag mong uubusin yung kakanin. Bigyan mo sila. Sige po, Tay. Sige. Ano? You're closing down our branch? Rod, hindi lang naman branch mo. There are 6 other branches. In order to consolidate the new operations of East Pacific and Orion, there has to be changes. So, what's gonna happen to me? Itatapon niyo ako to some godforsaken branch in Isabela? Rod, after all the work I put in for this bank, now you're throwing me away to some provincial branch? Rod, we're giving you a promotion as an assistant area manager. How can you call that a promotion? Walang salary increase involved. Dadagdagan niyo yung trabaho ko, and then you're taking me away from my family. Rod, can I be straight with you? Ah, okay. So you've been sugarcoating it? O sige, subukan mong bigay sa akin yan ng walang bullshit. Since you want it up front, I'm gonna be straight. You have no choice. Either you accept the job or... Or what? Or you get assigned to another branch as an assistant branch manager. So ganun. Demotion. You have no choice. So think about it. I've thought about it. And Malika Veron, I do have a choice. I quit. The kids will understand if you accept the position in Isabela. Are, kahit paano mo balibalik ta rin, saan mo tignan, demotion pa rin yun eh. But it's still a job. Wala akong mukhang mayaharap sa tao kung alam kong pride ko ang pinambayad ko, makapag-uwi lang ako ng pera. Anong plano mo? Bilisan niyo, kumain na abo talaga naman kayo ng service ninyo. Ubusin ha, yung gatas. Palagi niyo inyong kuya, breakfast ka po. Kape lang. Good morning, sweetheart. Good morning. Oo, oh, okay ka lang? Ba't naman hindi? Oh, sinasabi ko na nga ba, ayan na yung service. Hindi mo na naman naubos. Yung gulay mo, tinabi mo na naman. Bye. Migo! Bye, Papa. Bye. Migo! Hoy, Migo, yung kiss ko. Bye-bye, baby. Yung kiss ko. Bye-bye! Talaga mga batang to? Sa ganyang edad nahihiya nang humalik sa akin, ha? Nasa loob ako ng pamamahay ko, ayaw akong halikan. Alam mo, yan si Migo, darating ang araw, kakatukoy ka na lang sa kwarto yan, magpapatulong na magpaahid sa'yo yan. Nga pala, asa ka ba kahapon? Tumawag ako sa bangko, sabi sa akin, wala ka daw, kumain ka raw sa labas for lunch. Tumawag naman ako sa'yo, mahigit 3 beses nung hapon, hindi ka naman sumasagot. Ano nangyari? Saka ba nagpunta? Alala naman ako. Eh kasi nga, nag-meeting kami nung area manager. Tapos nag-client call ako. Kaya naka-silent yung phone ko. Pagkatapos nun, meet naman kami nung mga incoming officers ng East Pacific. May tatanong ka pa ba? Aga-aga mo mong bagay ng issue. Kape ka muna. Hindi ba? Ikaw na rin ang may sabi.
na kung minsan yung asawa mo ay dinadali ng sumpong. At pagkatapos, maghapong hindi nagsasalita at saka nagmumukmok. Ay, bakit ka nagtataka ngayon? Iba naman na yung sinusumpong sa nawawala sa sarili. Eh kasi kumisan maaabutan mo nakatulala, nakatingin sa kawalan. Parang napakalalim ng iniisip, parang ang bigat-bigat ng problema. Pag tinatanong ko naman, ang sasagot naman okay lang daw siya, wala naman siyang problema. Sadyang busy lang daw dahil nga binili yung East Pacific yung bangko nila. Uwe, baka ganun nga. Sobra lang talaga sigurong maraming iniintindi nung taong yan sa trabaho. Eh, stress na stress siguro yan. Kaya lalayan mo. Pero anak, hinay-hinay lang ha. Ayaw ng lalaki ng babaeng masyadong matanong. Eh, Nay, paano kung meron akong kailangan itanong na dapat niyang sagutin? Aba eh, merong mga bagay na understood na, na hindi na dapat hanapan ng sagot. Kaya nga kayong mag-asawa eh. Yes, this is Rod Alvarez. I just wanted to follow up on the application that I sent by email to your Sir, office. Our HR department will call or email you if there are any developments regarding your application. Yes, I understand that. Gusto ko lang mag-follow up and... Thank you, Mr. Alvarez. We'll get in touch with you. Tinawagan mo na ba si Busty Vergara? Alam mo kasi, naghahanap yun ng mga tauhan. Dahil ang daming projects in development na kanyang real estate company. Haharapin ba naman ako noon ng walang appointment? Ano ka ba? Kabarkada natin yun ng college. Ang dami nating batchmates na nagtatrabaho para sa kanya. Bakit kasi hindi mo na lang kausapin si Busty? Mag-effort ka. Pali mo bigyan ka ng trabaho noon. Pare, para na nga akong tanga eh. Kung ano-ano apply na ginawa ko, kung ano mang trabaho makuha, tinira ko na. Eh, isa lang naman story eh. Kundi overqualified, ang baba ng sweldo. Ano bang sinabi ni Mia tungkol sa problema mo? Hindi alam ng asawa mo na nawalan ka ng trabaho? Just let me handle it my way, okay? Malalaman lang ni Mia na may problema pag nasolusyonan ko na. Okay, kids, let's go over it again. Hi, guys. Hi, Bob. Bakit? Gabing-gabi na, nag-aaral pa kayo. May exam to mga bata bukas, nakikipag-debate pa sa akin sa calculator. Kumain ka na ba? Ba't ngayon ka lang? Ano, Lea? Don't you that I have to take this, ha? Hello? Oh, nagkukopyahan pa kayo. Oh, pare. Nagkausap mo ba kayo ni Busty Vergara? Nakausap ko si Mike Rodelion. Di ba laging kagolf ni Busty si Mike? Kaalis lang raw. Nagpuntang States. Ah, ganun ba? Sige. Hi, Mia! Kamusta ka na? Long time no see. Sobrang busy ka naman ata eh. Hindi naman gaano. Pwede ka muna dito. Kayo, ang kamusta? Ano ko, kamusta ka na rin, Mia? Oh, eto ngayon, pupunta kami ng clubhouse. Kasi may meeting ngayon ng Village Association. Malapit na kasi yung election of officers. Oo nga. Bakit? Hindi mo ba natanggap yung letter na pinadala namin sa'yo? Sobra ka naman kasing busy eh. Nandoon yung proxy form. Ay, hindi. Eh, kasi kapag ganyan naman may mga meeting, di ba? Normally, si Mrs. Corpus naman ang pumaproxy para sa amin eh. Oo nga. Teka. Hindi mo ba nabalitaan kung ano nangyari kay Mrs. Corpus? May nangyari? Oo! Ano? Eh kasi, hiwalay na sila ng asawa niya. Nabenta na nga yung bahay nila eh. Oo nga. Paano nangyari yun? Ay nako, kawawa talaga yan si Doris Corpus. Imagine kung kailan tumanda yung asawa sa kasinaniba ng demonyo. And he's almost 70 years old. Oo nga. Oh. Nako, eh magtataka ka pa. Oh. Ang mga babae ngayon, kahit alam nilang may asawa na ang lalaki, basta kusunada nila, wala ko, hindi mo mapipigilan. Tawag mo ako ng taxi. Hi, neighbors! Hi! Wow! Oh my! Ayan. Ayan ang ebidensya. Oo nga. Hutub pa lang naman natin.
Baka napaparanig lang ako. Mia, never underestimate female intuition. Kapag ang babae nakakaramdam ng kabang ganyan, maniwala ka. It's true! Good morning! Dito ka nagbe-breakfast? Oo, Lara. Papalipas lang ng oras. Naghihintay ako ng kliyente. Kayo, kayo nandito. Bibili ng food. Kayo po ang daddy ni Kay, hindi ba? Classmates ang mga anak natin. O sige, baka nakaistorbo kami. Nagtatrabaho ka yata eh. Ay, hindi ako nagtatrabaho dito. Ano, makain lang din ako. Customer lang din. Ah, okay. Bye-bye. Say bye-bye na to, Mr. Alvarez, Ethan. Bye-bye. Come on, let's go. Hello, Mia? Asan ka? Nasaan niya? Ebi, hindi nasa bangko. Saan pa ba ako nagpupunta araw-araw? Hindi, galing kasi ako Makati. May binili akong dessert para sa'yo. May lunch meeting kasi ako eh. Saan? Dito lang sa bangko. Okay. Okay. I'll just see you tonight then. Okay, bye. Bye. Excuse me. Oh, hi, ma'am. How can I help you? Pwedeng pakitawag si Rod, Rodrigo Alvarez. Wife niya kasi ako. Bumili ako ng dessert for him. Mr. Alvarez? Yeah, siya yung branch manager niya, di ba? Ano ko ba? Sabi niya sa akin kayo may lunch meeting siya dito sa branch ninyo. Can you please call him for me? Ma'am, I think there's some kind of misunderstanding here. Huh? Good afternoon, ma'am. Sir, may hinahanap po siyang Mr. Alvarez, who is the manager of this bank. I am the manager of this branch. You're looking for? Rodrigo Alvarez? Siya yung dating manager dito, si Rod. Traffic sa EDSA. Grabe. Ang Magallanes, baradong-barado. Migo, okay, ubusin niyo yung mga gulay ninyo, ha? Kailangan niyo yan. Ma, hindi ako makain ng okra. Migo. Akin naman daw yung okra, sabi ni Kuya eh. Stoy, kainin mo na yung gulay mo. Huwag nang galitin si Mami. Sige na. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Rod! Hindi ba, simula pa lang itong pagsasama natin na ang usapan nating dalawa kahit kailan, hindi ka magsisinungaling sa akin. Ako din, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Honest tayo dapat sa isa't isa, di ba? Honesty is the best policy, di ba? Di ba? Yes. Anong nagawa ko? Buko ka na. Alam ko na lahat. Bukong-buko ka na, buwisit ka. Sino nagsumbong sa'yo, Mia? Sino nagsumbong sa'yo? Rod, hindi ka naman nagpakasal sa isang dakilang tanga. Mia, ayoko masaktan ka. Ano? Anong sinabi mo? Gusto ko nang solusyonan yung problema bago pa iharap sa'yo. Aba, bakit? Gano'n na ba kalala itong problema mo? Kaya nga, ito na nga eh. Gusto ko nang hanapan ng paraan. Oh my God, Rod! Bakit mo ginawa ito sa akin? Paano mo nagawa ito? Ito na nga, oh. Sinusolusyonan na eh. Buntis siya, no? Buntis siya ang kabit mo, no? Aha? Tik. Ano siya sabi mo? Buntis yung kabit mo. Pagkatapos ngayon, iniisip mo ipalaglag pa yung bata? Ha? Rod, kasalanan sa Diyos yung gusto mong gawin? My God!
Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa'yo, ha? Bakit kailangan mo iparamdam sa akin to, Rod? Kaloka ka. Teka, teka, teka. Mia, walang buntis, walang kabit, walang ibang babae. Eh bakit sabi sa akin doon sa bangko, nung pinuntahan kita, matagal ka nang hindi pumapasok? Mia, yun na nga yung problema eh. Yun yung hindi ko masabi sa'yo for the past 5 weeks. Wala ka na nga sa kanila eh. Lumipat ka na raw. Hindi ako lumipat. Nag-resign ako. Wala na akong trabaho. Okay, sandali ah. Ligyan mo ako ng oras na i-absorb yung sinabi mo sa akin. Ano nga walang ginawa mo? Nag-resign ako sa trabaho. Sabi ko nga tama yung rinig ko eh. Rod, pwede magtanong. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Curious lang ako. Ang food expenses mo every weekly, 5. Ang groceries mo weekly, kumapata ka ng 5,000. Pag may mga bisitang darating, syempre angat ang mga 7,000 yun. Huwag mo nang i-itemize, yung total na lang. Total? Total natin is mga 50 to 70,000 a month. Pero kaya ko namang i-cut yung budget natin ng mga 30, 35 a month? Huwag na sanang maapektuhan yung mga bata. Yes, boss. Yeah. Sorry. Meron ba kayong maitabing pera? Meron naman, Tay. Eh, yung bahay ninyo, inuulugan nyo pa, di ba? Naayos na naman ni Rod yun, Tay, kasi yung perang nakuha niya sa bangko, pinang lump sum payment namin dun sa balanse namin sa bahay. Wala na ba ibang malilipat ang trabaho si Kuya Rod? Eh, syempre, naghahanap. Ang hirap ng buhay ngayon, alam mo naman yan. Mahirap maghanap ng bagong trabaho. Mia, bakit kaya hindi na lang muna kayo humiram ng pera sa Kuya Henry mo? Nay, wag na po. Nako, wag na talaga kasi hindi ka tutuwa ng asawa ko yan eh. O paano na yung pamilya mo ngayon, ate? Wala na nga po papasok na pera tapos hindi pa tumitigil yung gastos niyo. Napag-usapan na natin yan eh. Iba naman yung sitwasyon ngayon, Rod. You're in between jobs. Tapos ako, may standing offer ako. Mia, can you just give me a little more time? Pansamantala lang naman to. Para lang may pantawid tayo. Ginagawa ko na naman to dati, di ba? Ang may iba lang ngayon, dadagdagan ko lang yung pagbebenta ng insurance. Yun lang. Tatay ko, ate. Kailangan ko na raw po umuwi ng aklan. Baka kasi hindi ko naabutan eh. Eh, gano'n ka naman katagal mawawala, Day? Baka po mga isang buwan ako mawawala, ate. Isang buwan? Maluba ang tatay mo, isang buwan? Napakatagal naman niya maghingalo. Kailangan ko po kasing samahan ng nanay ko sa aklan. Sila na lang po kasi ng tatay ko ang naiwan doon. Eh, wala naman akong magagawa, Day. Nanay mo yan eh. Pero bumalik ka naman agad ha. Ang hirap na walang kasama sa bahay. Ate, nakakaya po talaga pero baka pwede ako mag-advance ng sweldo. Kahit 3 months lang. Nahiya ka pa nalagay sa 3 buwan ha. 1 month pwede. 2 months, ate. 1.5. Yun na yun. Huling hirit na yan. Tumawag ka pa na isang beses, mag-resign ka na. Ay, ayos na po yun, ate.
Pero hindi kasama dun yung pamasahe sa aklan, ha? Nahihiya pa siya nun, ha? Okay na, ate. Kanina lang malungkot ka, eh. Yes, sir. Marami po kasi kami mga plans na pwede ninyo pagpilian. Oh, syempre, didepende naman po tayo sa budget ninyo. Hindi naman namin kayo pipilitin, eh. Oho, basta kaya po ng budget ninyo. Hi, Carly. Ano oras yung meeting natin mamaya? 10? Ba't kita kami ng 10:30 kasi baka matrakit ako from Ortigas? Hindi, naisip ko na rin nga yan. Oo, malilate ako, matatrafik ako sa Ortigas. Tapos, nasusunod na meeting na dahil ng oras. Kay Mr. Lim, 2 o'clock. O, sige. Hindi, kids. Sana tama yan, di ba? Sana inuubos yung pagkain nyo kasi darating yung service. So, nandiyan pa kayo. Ubusin nyo yan. Yung kay Mr. Lim, 2 o'clock. Kaya ko yan, kaya ko makarating yun. Yung mga papeles nila. Mr. Suarez, babay. Hindi na po yung service. Migo! Hindi ka nilang manumalik sa akin. Sige. Oo, yung iba papeles. As in, kasuhin na natin. Mia, dito ka ba magdi-dinner mamaya? Tatawag na lang ako, hindi pa ako sure eh. Ha? Bye-bye. Ingat ka dito! Bye! Ako lang 3 days. Honey, marami akong inaasikaso. Kahit na, Dad. Eh, basta nag-promise ka. Hi! Daddy, si Mr. Alvarez, neighbor natin. Rod! Daddy, tito. Daddy! Daddy! Daddy, ito lang. Daddy, call me. Daddy, call me. Anong ginagawa mo? Nako, bawal yan. Sabit ka. Ha? Bakit? Monday pala ngayon, no? Wednesday and Saturday, nangungulekta ng basura. Sabit ka dyan. Nako, nako. Oh, eh anong gagawin ko sa basura namin? Ibalik mo ko sa makinuha. Bakit? Nasaan ang chimay nyo? Umuwi. Nagbakasyon sa kanila sa aklan. Ah, uy, hulaan ko. Malubha ang nanay. Hindi, yung tatay. Charing, naku, gasgas na ang kwentong yan. Lahat ng katulong, once a year, may kamag-anak na na-hospital, naghihingalo, o kaya namamatay. Para makapagbakasyon, tsaka makabale. Uy, ilang buwan naman ang in-advance sa'yo. Ay, naku, huwag natin pag-usapan. Teka muna, Aida. Uy, tulungan na kita. Ay, hindi, okay lang ako. Sige na, ngaarte mo naman. Ang baho, ah. Yung asawa mo, andyan? Pumasok sa trabaho. Ah, talaga? Oh, eh bakit ka nandito sa bahay? Sa napakaramdam ko. Oh. Naku, eh kung talagang may sakit ka, dapat hindi ka pag-alagala. Lamay na lang supot ng basura. Dapat nagpapahinga ka. Ito ba yung dirty kitchen? Dirty, ah? Aida? Ah, dito na lang? Wow! Ang cute naman pala ng bahay niyo!
plastic. Ay! Uy! Laki ng ref! Ang cute! Nice ang color, ha? Sino nag-decorate? Si Mrs. Ah, talaga? Ako rin, mahilig ako mag-decorate eh. Uy, sino nagbabasa ng books, ha? Sabi ko nga, bibili ako ng chandelier para sa living room namin eh. Sinabi ko na nga yung kay Daddy eh. Kaya lang ayaw niya. Wow! Kasi ang baba daw ng kisame namin. So, baka mamatay lang kami lahat sa init. Hindi, sente. Tsaka baka mauntog kami lahat sa burloloy. Eh, meron namang maliliit na chandelier. Hindi bongga yun, ha? Pag sinabing chandelier, talagang chandelier! Yung nakasabi sa Malacanang o kaya dun sa lobby ng Manila Hotel, yun ang talagang chandelier! So, gusto mong magbukang Malacanang o di kaya, ano to, Manila Hotel lobby yung bahay mo? Uso ba ang juice dito? Nauuhaw na ako, eh. Sandali. Thank you, ha. Uy, kung meron lang, ha. Juice ang gusto ko. Ayoko ng soft drinks. Diet ako ngayon, eh. Lumalaki na kasi ang puson ko, eh. Uy, maganda to, ha. Plastic yung flower. But I like it. I really like your house, ha. Wow, may aircon. Thank you. Uy, thank you, ha. Sa ano? Sa pag-invite mo sa akin dito sa bahay nyo. Ikaw ang kauna-una ang neighbor na nag-invite sa akin sa kanilang bahay. Okay. Gusto mo makita bahay ko? Alay ka na. Hindi na. Okay lang kasi talagang masama pakiramdam ko. Oo nga pala. O sige, okay ka lang? Oo. Thank you sa juice, ha? No problem. Okay. Hey guys! How's school? Saan ang merienda namin? Huh? Every time we come home from school, may merienda na nakaprepare si Mama. Ganun ba? No problem. Here you go, guys. Cornflakes! Papa, nobody eats cornflakes for merienda. Everybody knows that's for breakfast. Okay, okay. Eh, wala na eh. Ano ba gusto niyo? Ice cream! Gusto mo magalit mami mo. Pan-dessert lang yun eh. Pancakes! Alam ko may panggawa ng pancakes dyan, Papa. Isa? Papa, you know ba how to make pancakes? Rod, kamusta kayo dyan? Okay ba kayo? Okay naman. Eh, bakit natagal mo sumugod ang telepono? Eh, nagluluto kasi ako para sa mga bata. Nagluluto ka? Oo. Oh, eh, kauwi lang kasi nito mga to galing school. Eh, yun. Nagugutom. Kaya pinagluto ko muna. Anong niluluto mo? Eh, pancakes daw ang gusto eh. Kaya mo? Kaya mong gumawa ng pancakes? Mia naman. Ano makakala mo sa akin? Para pancakes lang eh. Oh, ba't ka nga pala tumawag? Ayun nga, sasabihin ko. Malilate ako nang uwi kasi nagkaroon kami ng emergency meeting dito sa opisina. Oh. Eh, hindi ka dito magdi-dinner? Baka malabo eh. Okay lang bang magpa-deliver ka na lang ng dinner nyo? May mga listahan ako ng restaurants na sinulat dyan sa tabi ng telepono. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo pagkain for tonight. Sorry ah. Sige, sige. Ako na bahala dito. Rod, siguradong okay ka lang? Mia naman. Ano ka ba? Ako na bahala. Go to work. Sige. Bye-bye. Papa, magagalit ang mama kapag nakita niya yung kalat na ginawa mo. Sige lang. Maglilinis tayo niyan. Papa, tatagalan ka pa ba dyan? Tum na ako. Sige lang. Pancakes, guys! Mga bata. Pinagulog ko na. Oh. Wala, alas chis na. Ang dami kasing meeting sa opisina eh. Tapos ang daming kliyente yung kailangan yung follow-up.
Ano naman yung trabaho ngayon? Parang inaalipin ka na. Kala ko ba part-time lang yan? Sweetheart, pwede wag tayo magtalo ngayon kasi masyado akong pagod. Gusto ko lang magpahinga. Wala ako talaga sa mood makapagtalo. Pasensya na. Tulog na ako. Mayan ka na ba? Saan ang nangyari? Tinawagan mo na ba si Busty Vergara? Last week, oo. Oh. Eh, wala pa raw. Sa Amerika pa. In the meantime? Di, apply lang na apply. Try and try. Maghapon nga ako online, pare. Naghahanap ng openings. Nag-apply. Eh, hindi na naman ako makalabas ng bahay masyado kasi nga, walang titingin sa mga bata. Bakasyon pa yung maid namin. Eh, ayun. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Eh, yun na lang yun ang naririnig ko. Hindi, I'm overqualified. Baba naman ang salary offer. So in the meantime, pwede mong pagtsaga na muna. Once I agree to that salary level, yun na yun. Makahanap man ako ng trabaho in the future na iba. That's gonna be the basis for my salary requirement. That's it. You understand that, right? So what are your other options? Naisip mo bang sumunod sa mga kapatid mo sa Amerika? What makes you think na mas maigi ang buhay nila doon sa Amerika? Rod? Ay! Oh, pare! Oh, ba't pati mo na niya pinakikialaman mo? Wala to. Pinabibili lang ni Mrs. Si Mia. Si Mia pala. May naasikaso lang, kaya eto. Ako na muna yung siri. Kahapon nga pala, nagpunta ako ng bangko, wala ka na daw doon. Pare, nag-ano na kasi ako eh. Nag-resign na kasi ako eh. Saan ka na ngayon? May mga offers. Pero, nag-aaralan ko muna. Ay, that's maganda. Good, that's good. Pare. Sige. May tao, yung doorbell. Inigo, I wanna ask you to do something, okay? Nasa labas si Mr. Fernandez. Go and talk to him. Sabihin mo, wala ako, okay? But you're here. Yes, Migo. I am here. I know that. That's lying. Yes, Migo. That is lying. But you told me it's bad to lie. Yes, Migo. It is very bad to lie. Then why are you? Migo, tatay mo ko. At sinasabi ko sa'yo, sabihin mo, wala ako. Go, go! Okay. Rod! Rod! Hoy! Ano ba yan? Gabi-gabi na naglalaba ka pa. Ako na nga. Akin na yan. Tama lang. Pahinga ka na. No. It's okay. Ako na. Ayoko lang naman matambakan ako eh. Kaya hindi ko na ito pinagpapabukas. Because I have to go to school with Kay dahil meron siyang PTA meeting. Bukas nga pala yun, no? Mm-hmm. Eh, paano yan? Okay lang ba? It's okay, Mia. I understand. Alam ko may mga lakad ka. Bakit kasi hindi mo na ipagpabukas itong paglalaba mo? Magpahinga na tayo. Ayoko nga. Bakit nga? Eh, kasi nga, yung mga kapitbahay natin, ang tatalas ng mga mata.
tapos ang kakatipan ng mga dila. Mamaya ay maabutan pa ako bukas nagsasampay. Mahirap na. Good morning! Good morning, teacher! Are you Catherine's father? Opo. Kayo po ba ang homeroom teacher? Pleased to meet you, Mr. Alvarez. I'm Bessie Caluag. Nasaan si Mrs. Alvarez? My mama is at work po kasi, kaya po si Papa yung kasama ko ngayon. Ah, ganun ba? Oh, sige. Hali kayo. Pasok kayo. Please take a seat, Mr. Alvarez. Rod! Rod! Halika, dali! Dito ka na sa tabi ko, Rod. Nagawa mo dito. Ano ka, di ba sabi ko sa'yo? Si Ethan ko, tsaka yung little girl mo, classmates. O, dito na kayo sa tabi ko. Miss, pwede lumipat na lang kayo doon, ha? Sige na, nandito na yung kasama ko. Sige na, lipat na. Good girl. O, dali na. Muna kayo dyan. Good morning. As you all know, nalalapit na ang ating College Foundation Day. Every class must organize a small get-together, not necessarily on campus, where they can get to know each other, in a common fundraising activity for the Foundation Day. Yes? Last year, sa fourth grade section ng Elder Son ko, they organized a bake sale and it was so successful. Ay, maganda yan. Pag-food kasi, malakas ang kita. Masaya pa. Do you all agree that you want to put up a bake sale? Oh, but we need a leader. Somebody who will organize the activities. So, who do you nominate to be the president of the parents group of Section 3B? Any volunteers? Yes? I nominate my neighbor, Rod Alvarez, for president of parents group of Section 3B. Tiyo muna, neighbor, baka naman... So, who would like Mr. Alvarez to be the... Well, Mr. Alvarez, it seems like the choice is unanimous. Uy, Rod, ano ba gagawin niyo mag-ama? Uwi na rin kami. Sa bahay na kayo mag-lunch. Tama-tama nagpadala ng bagnet yung friend ko galing Ilocos. Tapos sasamahan natin ng pinakbet. Ay, ang sarap! Salamat na sa imbitasyon, pero naghanda na rin kasi ako ng pagkain sa bahay. Papa, pork and beef na naman po ba kakainin natin? Corn beef. Uy, masama yan ha. Puro dilat ang pinapakain mo. Mamaya kalawangan yung bituka ng anak mo. Kailangan ng kinakain laging sariwa, laging healthy. Tara, Papa! Kakainin natin yan habang mainit at maluto. Day! Asan na yung sukang may bawang? O ikaw, ano? Sukang may bawang o sukang may toyo? Kahit ano ako, okay lang. Sige. Pagkatapos, ayan, mainit yung kanin. Ipapatong mo yung bagnet dito sa pinakbet sa ibabaw ng bagong sinaing. Naku, buta ragis talaga. Maduduling ka sa sarap. Kung minsan nga, masarap na pagkain, mas mabuti pa kaysa sex eh. Ay naku, sorry. Sorry naman ah. Kung minsan nga, iniisip ko kung kanino nagmana yung anak kong si Ethan eh. Kung bakit ganyang katalas ang utak niya? Yung buong pamilya ko, puros ungas naman. Walo kami magkakapatid ha. Yung pangatlo lang nakapagtapos. Vocational course pa, auto mechanics. Hindi diploma yun, certificate lang. Bakit? Mukha namang matalino tong airpad ni Ethan, ah. Kilala mo ang tatay ng anak ko? Oo, di ba yung dumadalaw dito? Ano ka ba? Hindi yun, no? Eh, nasan nga yung tatay ni Ethan? Nakakulong. Kidnap for ransom yata. Ako, ewan ko. Ganun naman yun, eh. Labas-masok sa kulungan, wala na yata talagang pag-asa yung ugok na yun.
Pero nailove ako dun, ha? 5 taon din kaming live-in nun. Pero inlove na rin ako kay Oscar, kay Daddy. Though aminado ako, ha, hindi siya kagwapuhan kasi nga Thunderdome na. Thunderdome, gurami, gurang, damatan, sinauna, Thunderdome! Pero, okay lang, mabait naman eh. Okay na yung mabait, di ba? Kesa naman yung gwapo nga, ulol naman. Kaya nahulog na rin ang loob ko, kahit alam ko may sabit na. May asawa na kasi. Pero, Aida, ba't naman kasi pumatol ka sa may asawa? Okay lang, may cancer naman na yung misis niya. Malapit nang bumalik kay Lord. At saka sabi ni Daddy, once na sumakabil ang buhay na yon, pakakasalan niya na ako. Hoy, anong oras na? Magpa-5:30. Ay, patay ka! Manonood na ako ng TV! Mahuli na! Ako, ali ka na! Ang dal-dal mo kasi! Ali ka na! Sopronia! Oo, oh, okay. At naniwala naman siya na pakakasala siya ng lalaki. Na ano, pagkatapos siyang pakasalan, isisave siya sa pagiging dakila niyang kabet, ganun ba yun? Yun na nga eh, kawawa naman. Ah, Rod, ano nakakaawa dun? Hindi siya nakakaawa, ano? Nakakabuisit siya kasi napakatanga niya. Alam naman niya from the very beginning, may asawa yung tao. Sige pa rin! Oo nga, kaya nga lang. Kaya nga lang, may cancer. O hindi ba nga dapat, pag may cancer ang isang tao, ipagdadasal mo na humaba ang buhay, ma-enjoy niya ang buhay niya, kasama ng kanyang asawa. Eh sa kasong yan, ng kaibigan mo, mukhang imbis na gustuhin niya humaba ang buhay ng babae, parang gusto niya ngayon napatay na mismo para maano, iuwi niya yung sugar daddy niya. Teka nga muna. Bakit pagalit na galit ka kay Aida? Wala namang ginagawa sa'yo yung kapitbahay natin, ah. Hay naku, babe. Asawa din kasi ako, no? Legal na asawa. Kung kaya niya mang aswang ng asawa na may asawa, nang medyo malayo-layo pa sa kanya, ha? Bakit naman ako kakampante na isang duramo lang andyan na yung bahay niya? Mia, nagsiselos ka ba kay Aida? Nasa itsura ka bang papatol sa babaeng yun? Aba, ewan ko. Isang beses nga lang kayo nagkasamang dalawa sa eskwela ng mga bata, no? O ngayon, hindi na kayo pwede maghiwalay. Best buddies na nga kayo sa panonood ng telenovela, di ba? Wow! Ano ba? Sinasariba ka ba o may regla? Pero sabi mo maghapon siya na sa bahay. E, paano siya makakahanap ng work? Oh, don't tell me, hinihintay niya trabaho pa ang lalapit sa kanya, ha? Ano ka ba? Siyempre hindi. Pwede naman siya mag-apply ng online, hindi ba? At saka siya lang nag-aasikaso sa bahay namin ngayon. Hindi pa rin kasi dumarating si Inday galing probinsya. Si Kuya Rod ang nag-housework? Mm-hmm. At hindi lang basta housework. Ok-ok sa kalinisan ng taong yan ngayon, ano? Bawal ang kahit anong mikrobyo sa bahay namin. At saka alam mo ba, lahat ng gamit sa bahay namin, inaayos. Lahat ino-organize. Yung mga damit niya, long sleeves, lahat magkakasama. From dark to light colors yan, ha? Short sleeves, magkakasama. Teka lang. Ganun din. Ate, pwede ba magtanong? Bakit ba niya ginagawa yan? Hindi ko alam. Yung mga panty ko, kung kaya niya ayusin yan in alphabetical order, aayusin niya yan. At saka alam mo ba, sobra siyang humaling na humaling sa kusina ngayon. What do you mean? Eh, dati ni hindi mo nga mapagprito ng itlog yan. Ni hindi nga marunong magpakulo ng tubig yan na susunog yung kaldero ko. Pero ngayon, biglang lahat gustong lutuin. Iniisa-isa yung mga cookbooks, pati sa newspaper. Naghahanap ng mga recipes. Tapos, nakakainis naman tong kare-kare mo. Mas masarap na tuloy tong kare-kare mo sa ginagawa ko. Of course. At saka alam mo, Eric, kung meron mang magandang development sa mga nangyari sa amin ngayon, yun yung naging close si Rod sa mga bata. Dati naman okay na siyang ama, pero ngayon,
kita-kita ko na mas napamahal siya sa mga bata. Eh, dahil nga siguro he has more time now for his kids. Mm-hmm. Eh, kaya nga kahit medyo hirap kami ngayon, okay na rin. Meron namang maganda nangyari sa amin eh. Babe? Mm. Bukas huwag ka nang magluto, ha? Bibili na lang ako ng dinner natin pagkatapos kong magtrabaho, ha? Bakit? Sweetheart, masakit na tong ginagawa mo sa akin, ha? Anniversary natin bukas. 9th wedding anniversary natin bukas. Nakalimutan mo na naman. Sorry. Nakalimutan ko. Yung iniisip eh. Babe? Hmm. Parang pareha tayo na iniisip ah. Ano? Tayong dalawa lang? Eh, paano yung mga bata? Kanino iiwan? Kay tatay. Hindi na. Naniisip ako mas maganda. Friend, maraming salamat ah. Huwag ka maglala, mga 10 p.m. nandito na kami. Sure, no problem. Buti nga may makakalaro si Ethan ko eh. Oh, behave kayo kay Tita Aida ha. Hmm? Good night, Daddy ah. Basta be back before 10. Good night. Oh, sige na. Bye, Daddy. Ay, kiss ko. Ingat, ha? Oh, huwag mo sakalin yung anak ko. Aida, maraming salamat ulit, ha? Uy, basta mag-enjoy kayo, ha? Happy anniversary! Enjoy daw. Thank you. Ay, ingat, ha? O, sino gusto manood ng TV? Man naman dito. Ano ka ba? Anniversary naman natin ngayon, babe. Okay lang naman siguro mag-waldos tayo kahit konti, hindi ba? Happy anniversary! Sagutin ko lang sandali. Okay lang? Hello? Yes, Brian. Good evening. Hindi, itatanong ko lang sana kung nagawa ba lahat ng mga nire-request ni Mr. Yap. Okay, thank you. Bye-bye. Sorry. Let's eat? Excuse me. Brian! Hindi nga, kay Jenya naka-address yung mga documents, hindi kay Mads, kaya please paki-check ng maayos. Okay. Bye. Sorry po. Masyado kasing malaking kliyente, kaya lahat ng tao sa kumpanya nakatuto. I understand. Let's eat? Sweetheart, yung boss ko, sasagutin ko lang ha. Sir? Yes, sir. Inaayos po namin lahat, sir. Ryan, please be sure lahat ng requirements nasa desk dapat ni Carly and tomorrow by 10. Okay? Thank you. Good night. Rod, sorry talaga. It's okay. Nagka-delay-delay na kasi sa opisina, kaya lahat... I said it's okay. Ano, tara na. Sabi ko sa mga bata, 10, nandun na tayo. 9:30 na. Kinuha ko na rin yung bill. Your bill, sir? Akin na. Ah, yes, yes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Is it true that you're working the round? Ah, oo. Pinabalik na kasi ako ni Rod sa trabaho. Kumayag na siya. Talaga? That's nice of him. Kasi alam mo yung husband ko. Hanggang ngayon, ayaw pa rin akong pabalikin magtrabaho. Ah? Oo. Eh, paano naman yung pamilya mo? Kung magka-flight attendant ka na naman, pwede ba yun? Biyahe ka ng biyahe. Eh, sino mag-aasikaso ng asawa at mga anak mo? Ikaw naman.
Pero alam mo, recently, madalas na sa bahay ang asawa mo. Kasi hinihintay niya yung tawag doon sa bago niyang trabaho eh. Nag-resign kasi siya sa bangko, kaya no wonder we keep seeing him. At madalas naming nakikita siyang kasama si Aida Kapimpin. Eh kasi naman magkaibigan na sila eh. Nakita niya naman magkatabi lang bahay namin, di ba? Pabuti naman. Kasi yan si Aida, wala yang kaibigan sa mga taga rito. Masyado kasing madrama yung buhay. Yeah. You know what I mean? Yeah. I know what you mean. Of course she knows. Yeah, I know. Mamuna na ako sa office. Magbabayad pa ako ng association just baka mapagsaran ako. Oh, sige. Bye! Bye-bye. Uy, Tia! Mag-iingat ka rin, ha? Alam mo na, mabuti na yung nag-iingat. Hindi mo masasabi kung anong ugali ng mga tao. Oo nga. Diba? Ingat din okay, po. Okay, ingat ha. Okay. Bye! Naniwala ka talaga sa chismis ng mga babaeng walang magawa sa buhay, no? Okay. Wala kang pakialam sa sinasabi nila. Sana naman naisip po ko ano naman ang mararamdaman ko, Rod. Uuwi ako galing trabaho, pagod ako. Pagdating ko pa dito sa bahay, kung ano-ano pang maririnig kong mga issue tungkol sa'yo. Hoy! Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang pagod? Abay, pagod din naman ako ah! Sa tingin mo, napakadali alagaan ang mga anak mo? Aba, hello, siguro naman. Alam ko yan. Bila inilagaan ko naman kayong mag-aama ng ilang taon. At bakit? Ilang taon din ba ako nagtrabaho para sa inyo? At saan ka pupunta? Che-checking ko po yung gotong pinakukuloan ko dahil bukas magluluto ako ng kalos. Pwede. Dapat ba cake lahat ang ibebenta? Well, yun nga yung napag-isipan ko eh. That's why I came up with this sales plan. So, ladies, please. Okay, check this out. I figured, baka mas effective yung gagawin natin kung magbebenta tayo ng mini cakes or mini pies, maybe cupcakes, or other small slice products. Oh, that's so brilliant! And then, syempre, para yan mapabilis yung benta at inventory natin, kailangan din maganda yung packaging. Something like this. What do you say? Oh, ang ganda ng packaging! Oh, Rod, what will we do without you? Ayan o. Ayan. Oh, Lita, ate mo. Nasa kwarto po niya. Pwede ba makausap? Bakit? Ano nga sa ate mo? Oh my God! Aida! Ano nangyari sa mukha mo? Dali. Bago ka mag-emote dyan, liwanagin ko muna, ha? Kasalanan ko to, eh. Kasalanan mo? Eh, ikaw to may black eye. Eh, kasi nga... Napikon ako, inudyo ko siya kasi nga gaga ako eh. Mabigat talaga ang kamay ni Daddy eh. Kaya kasi napak. Hindi naman yung sinasadya. Hindi sinasadya, kita mo nga asintado yung mukha mo. Eh kasi nga! Ay nako, Aida, kailan ka ba matatauhan? Ayoko nang pag-usapan to. Sige na, babay na. Alam mo, ang problema sa'yo... Alam ko ang mga problema ko. Unang-una, loka-loka ako. Sige na, ayoko na. Babay na. O ano? May sasabihin ka pa ba? Kaya ba hindi ka nakapunta sa meeting dahil dyan? Alam-alamang bumida ako doon sa harapan ng mga nominado ng Ulirang Ina Award na mukha akong panda bear. Eh kasi naman eh, kasalanan ko rin eh. Napalakas yung bato ko sa kanya. Nasubsog tuloy si Thunderdome! Tumilapon yung full dentures! Natawa pa ako! Kasi ngayon ko lang siya nakitang bungal habang dinadampot niya yung pustiso niya sa sahig! Gago ka ah! Nakakatawa! Kala ko ba kaibigan kita? Mukha pa nagtatawanan! Oh! Sino ba yun? Sino na eh!
Mr. Alvarez? Yes. Kasi po pinahatid ng chief nurse ng school ang anak niyo. Ah, bakit? Ano nangyari? Inaapo yun ang lagnat eh. Tumatawag naman sa landline niyo pero nating service na raw po. Sige, sige. Migo, go to your room. Okay. Salamat pare ha. Yeah. Thank you. Good morning, sir! Ano to? Neralgo po. Eh, bakit disconnection notice na to? Eh, hindi ko po alam, sir eh. Messenger lang po ako eh. Kung gusto niyo po, pakidaanan na lang po sa office namin. Salamat, sir. Aida! Ay! Bakit po? Ay, Lita! Asan ang ate Aida mo? Ay, umalis po kanina umaga pa. Pumunta daw po ng Pangasinan. Bukas na po ang uwi. Oh, sige, sige. Thank you. Hi, Rod! Ay, hi, Tessie. Ako, salamat. Nandiyan ka. Sorry ha, kakapalan ko na yung mukha ko. Can I ask you a favor? Kasi meron lang ako isang emergency. Yung anak ko, he's sick and I need to talk to my wife. Pwede bang bantayan mo muna yung anak ko habang kausap ko yung misis ko sa opisina niya? Sandali lang. Sure, nasan ba anak mo? Sige, alika. Mr. Alvarez, I'm really very sorry. Mrs. Alvarez is still in a meeting right now. Miss, emergency lang oh. Please lang. Sir... Emergency nga to, miss. Kailangan ko makausap yung asawa ko. Ano ba gusto mo, pruweba? Eh, kailangan ko nga makausap yung misis ko eh. Just give me a minute, sir. The monthly premium scheme has proven effective only for specific target groups based on areas. Ma'am, and excuse me po. I'm sorry po. Can you give me a minute? Thank you. Hindi naman tumaas ang lagnat. I think it is best to bring the boy to the hospital. Para lang makasiguro tayo, Rod. Rod, ano nangyari? Bakit mo iniwan yung bata? Tessie, balikan kita agad ha. Sandali lang. Mia, si Migo pinauwi ng bahay. Galing sa school nila. Itaas ng lagnat. Then what are you doing here? Bakit hindi mo sinamahan yung bata? Hindi. Bakit mo iniwan si Migo? Eh, kasama naman ni Tessie. Sinong Tessie? Yung kapitbahay natin. Rod? Iniwan mo yung bata sa kapitbahay, bakit hindi mo dinala sa ospital? Eh, yun na nga eh. Gusto ko sanang dalhin si Migo sa ospital. Yun nga lang. Ano? 50 na lang yung pera sa wallet ko eh. Halika nga dito. Halika nga. Bakit pinatay mo pa ako dito sa opisina? Sana tabaresyo ko na sa ospital. Ginamit na lang yung credit card mo. Mia, wala na nga akong credit card. Na-cancel ko na, nag-resign ako. Hindi naman sila tumatanggap ng check sa ospital eh. Kukuha ako ng pera. Babalik ako, maghintay ka dyan. Mia, yeah, sandali. Ano na naman? Kailangan na natin bayaran to. Kundi mapuputulan na tayo ng kuryente. Buisip! Buisip na buhay to! Promote rin ba? Oo, nasa Cebu na siya. Siya na ang in-charge sa Cebu and Iloilo offices. Pero mas maganda naman ang promotion ni Mrs. Alvarez, di ba? Oo nga, eh, kabago-bago pa lang niya, na-promote na siya as assistant area manager. Dati naman part-time na si Mrs. Alvarez and she's really, really good at selling policies. Di lang yun, magaling din siyang mag-organize ng sales team niya. Kahit di pa siya ganun ka-full-time, na-promote siya agad. Hindi ka kasi nakikinig kay Papa eh. Diba sabi niya, magpapalit ng shirt kapag basang-basa na ng pawis. O ayan, natuyuan ka ng pawis, nilagnat ka tuloy. Mama, alam niyo po ba, in-injectionan daw po si Kuya kanino din sa hospital. In-injectionan ka? Pero Mama, I did not cry. Good job! O you see, kaya mo naman eh. Pero next time, hindi ka na dapat pa-injectionan, ha? Rod! Na-x-ray ba si Migo? Wala naman siya pneumonia, no?
Wala. Bukas lalabas yung resulta ng blood test. Ay nga pala, sweetheart. Bago ako pumasok sa opisina bukas, dadaan ako sa banko, i-apply kita ng extension ng credit card ko, ha? Para pagka may ganito mo... Huwag na. Ayoko. Ano? Ayoko na extension ng credit card mo. Bahala ka. Mia? Ba't nga pala nakalimutan mong sabihin sa akin na full-time ka na sa agency nyo? Eh kaya pala halos doon ka na matulog sa opisina nyo eh. Rod. Nagsinungaling kami, ya. Di ba, usapan natin, part-time ka lang? Rod, sandali lang. Anong sandali lang, Mia? Eh, nagsinungaling ka na nga eh. Kung di ko pa narinig sa office mates mo na full-time ka na, eh, hindi ko pa malalaman. Oh, by the way, congratulations ka pala on your promotion. Miss Assistant Area Manager. Oo. Oo na. Sige na. Nagsinungaling ako. Rod, kaya ako nagsinungaling kasi hindi naman tayo pa pwedeng umasa doon sa konting komisyon na kukuha ko to yung mga kabenta ko ng policy. Hindi tayo mabubuhay ng ganun. Oh, come on, Mia. Anong come on? Anong come on, come on? Huwag mo akong kamunin, Rod. Oh, sige. Gusto mo malaman kung bakit ako nagsinungaling sa'yo? Nagsinungaling ako sa'yo dahil hindi kaya tanggapin ang letsi mong pride na yan na ako ang nag-aakit ng pera ngayon dito sa bahay. Apat na buwan ka nang walang trabaho, Rod, oh. Kung hindi ako kakayod, mabubuhay ba tayo? Kung hindi ako kakayod, makakakayod ba na maayos sa mga bata? May may pambabayad ba tayo sa tubig, sa ilaw, para hindi tayo maputulan ng kuryente? O sa ospital, pag ganyan may mga sitwasyon na emergency. O ngayon, Mr. Alvarez, sapat na rason ba sa'yo yun kung bakit ako nagsinungaling? Napromote ako, oh. Hindi ka ba masaya? Sana imbestigan na niyan mo ko, niyakap mo ako. Hindi yung mas mapait ka pa sa ampalaya. Friend, aminin mo na. Mali ka. May pagka-OA din naman yung ginawa mo sa misis mo eh. Kasi nga, ginulat ako tapos sinungaling pa. Ha? Hindi mo rin ba siya ginulat nung nag-resign ka na pala sa bangko? At hindi ka ba nagsinungaling sa kanya nung hindi mo inamin na wala ka na palang trabaho? At hindi ka rin ba... Sige na, aawat na. Change topic na tayo, ha? Ba't ka nga pala umuwing Pangasinan? And the usual, emergency, nangangailangan na naman ng pera yung dakilang angkang kong pangkalatok. Bakit? Ilan bang sinusustentohan mo kamag-anak? Lahat. Akala kasi ng lahat ng pamilya ko, dahil ko pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. I-text lang ako, luluwa ako ng cash! Wala pang PIN code yan, ha? Bakit naman? O, tignan mo. Halos ilaku ko na yung katawan ko sa buong Maynila, alang-alang lang sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Ewan? Ewan? Talagang ewan! Eh, ginusto mo rin naman yan eh. Diba sinasabi ko nga sa'yo nun, kung minsan, yung hindi mo pagtulong sa isang tao, eh mas malaking tulong pa yun, lalo na sa mga walang ginawa, kundi umasa sa'yo. Wow! Ulul. Huwag mo ako lecturan. Mas malaki ang problema mo. Cheers tayo. Hindi ba that's your uncle? Which uncle? Si Tito Eric? No. Yung isa. Ayun, no? Di ba nga siya yung uncle mo? Ang sabertay ng lolo mo. Ate, pwede ba tayo mag-usap? Ano ba ginagawa natin? Di ba't nag-uusap na tayo? Ang ibig kong sabihin, mag-usap tayo ng harapan. Hindi dito sa telepono. Bakit? May problema ba?
Ikaw yata dapat ang tanungin ko niyan eh. Hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan makarating sa inyo yung problema namin mag-asawa? Yan ang nahita ng anak niyo sa kanyang asawa. Eh, nahawawa ng kayabangan kay Rod. Ako pa ngayon ang mayabang? Tay, ano ba ito panganay mo? Ako ba pinapunta dito para ano, laitin mo, ha? Tumahimik nga kayong dalawa. Mia, anak, gusto ka lang naman tulungan ang kapatid mo eh. I really believe that Rod would lose his job as soon as East Pacific took over, alright? Hindi naman siya tinanggal sa trabaho eh. Nag-resign siya. And how long has he been out of work? 4 months. 4 months? And you didn't even tell me? And since then, wala siya makuha ng bagong trabaho? Kami ng isang partner ko, magbubukas ng bagong business. Commodities trading. I would really need someone I can trust. Oh, Mia! Nakarinig mo ba sinasabi ng Kuya Henry mo? Bibigyan daw ng trabaho ang asawa mo. Tsaka sabi naman ni Kuya Henry, hindi naman siya directly involved sa business na yan eh. Ano na hindi directly involved? Eh, pera nga niya ginamit para sa... Eh, nako. Tapos gusto mo magtrabaho para sa kuya mo na noon una't una pa lang minamata na tayo. Sweetheart, napag-isip-isip ko lang naman kasi na, diba, sayang naman eh. Habang naghihintay tayo ng mas magandang offer na trabaho sa'yo, di, ito na muna yung gawin mo. Maging practical na muna tayo. Ano yung practical? Nalukin ko yung pride ko. Oh, pride. Pride! Puro ka pride! Yan ang problema sa'yo eh. Dahil kung yung pride na yan, kaya bayaran lahat ng gastusin dito sa bahay, eh di mas okay tayo. Rod, hindi pwedeng lagi tayong ganito. Maging practical ka naman! Aba, Mia, ano ba sa palagay mo? Gusto ko itong nangyayari? Sa tingin mo, gusto ko nandito ako sa bahay buong araw na ano, ay natupag ko kung malinis yung banyo, yung mga anak mo nakaligo na. Akala mo ba hindi ko alam na pinagtatawanan ako ng mga tao dito? Na ang tawag sa akin ano, palamunin mo lang! Kalalaki kong tao, wala akong silbi. Tapos anong gusto mong gawin ko? Yung katiting ko natitirang pride, ipagpalit sa, ano nga ba yun? Pagiging practical? Pues, kung ayaw mo ng ganitong sitwasyon, huminto ka ng kakaangal, kumilos ka, maghanap ka ng trabaho! Hindi yung ngak-ngak ka na ngak-ngak! Mia! Mia! Hoy! May pumusap pa tayo, Mia! Hoy, Mia! Halika nga dito! Kausapin mo ako, hoy! Kausapin mo mukha mo! Mia! Mia! Friend? Are you okay? Pare, napaka-drastic naman yata ng move mo. Wala naman akong choice, pare. I think it's obvious that at this age, hindi na ako makakahanap ng trabahong makakasustain ng lifestyle ng pamilya ko. Naisip ko na, pare, kung anong kailangan kong gawin. Ano yun? Ibebenta mo tong bahay? Eh, oo. Oh, hindi na natin afford ang ganito kalaking bahay, Mia. Benta na lang natin to, tapos maghanap na lang tayo ng maliit-liit na townhouse. Maigi na rin siguro yan. Tsaka, nakapag-decide na rin ako na... Na ano? Nag-apply na ako ng trabaho abroad. Sa Canada. Vancouver. Vancouver? Sinimula ako na kasi yung plano ko online. Mas madali kasi makakuha ng working visa. And then, eventually, immigrant status. Kapag meron kang kausap na kumpanya na based doon, sponsor lang ka. Mia, ano mangyayari sa akin dito? Tsaka, yung trabaho ino-offer ni Kuya Henry, eh... Ayos na yun. Nainilihan ko na rin naman yun eh. Sorry ah. Sorry talaga. Saan? Dahil sa kapalpakan ko, ikaw itong nahihirapan.
Sana hindi mo ma-misunderstand yung sinabi ko sa'yo noong isang araw. Ano lang yun, nadala lang ako ng galit, kaya yung pagbitaw ko ng mga pananalita ko medyo mabigat, medyo matindi, pero walang ibig sabihin yun. Eh, hindi ako nagsisisi na nagtatrabaho ako para sa pamilya natin. Partners tayo eh. At sa pagkakaalam ko, ang mag-partners, pantay sa lahat ng klase ng pananagutan. Diba? Ate! Ate! Ano ba? Gabing-gabi na, nagpapahinga na ako. Istorbo ka! May bisita po kasi. Sino si Daddy? Hindi po. Sino? Hello? Are you Ida Kapinpin? Yeah! Who are you? So you're the one, huh? Yeah, I'm the one, huh? I am Stella Villafrancia, the daughter of Oscar Villafrancia. Really? And I'm sure that you know my father dahil siyang bumili ng bahay na tinitirhan mo. Really? And then? Is that the woman? Is this your father's whore? Yes, Mom. Apparently. You mean your father is actually spending his money on this woman? Sandali ah. Sino naman tong babaeng hugis abukado na to? I am Sofia Villafrancia, ang tunay at legal na asawa ni Oscar Villafrancia. Ha? Huh? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit? Anong mali sa itsura ko? Di ba dapat namamatay ka na sa cancer? Mukha ba ako namamatay sa cancer? Ito yung itsura to, mukha bang namamatay sa cancer? OMG! Mom, Dad's using his pathetic story again. Oh! At nagpadalaga naman sa bola kay Oscar. You mean? Ano sinabi niya sa'yo na naghihingalo ako? Tapos pag namatay ako, pagkakasalan ka niya. Oh! Pathetic! Alam mo ba kung ilan kayo? Hindi totoo yan. Alam mo ba kung ilan kayong babaeng sinusustentuhan, ginagarahe at pinaglalaruan ng asawa ko? And you actually think that my father would leave his family for someone like you? You whore? Whore? Alam ko yun ah. Hey you! I am not a whore! I am a woman in love! Whore? Whore! Whore! Ayoko na. Ayoko na! Ayoko na! Rod. Hmm. Yan po na. Hmm. Yan po na. Hmm. Hello? Hello? Friend? Hmm. Alam mo ba kung anong oras na? Sorry, friend. Emergency. Huh? Ano? Hello? Ano nangyari sa'yo? Sino ba yan? Hmm.
Kasi depressed ako eh. Naisipan ko pa ako matay. Ha? Teka, hello? Ano? Sabi ko, nagpapakamatay ako. Hello? Ba't ka ganyan magsalita? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, nagpapakamatay ako! Ha? Nagpakamatay ka? Oo, tulungan mo ako. Teka. Gusto mong tulungan kitang magpakamatay? Hindi. Pamapadala ako sa ospital. Parang I changed my mind na ayoko na pakamatay. Oo, sige. Andiyan na kami. Okay. Andiyan na kami. Bilisan mo. Tanto ka na ako. Oh, naku, huwag ka matutulog, Aida. Huwag ka matutulog. Baka matuluyang ka. Sige na, nandiyan na kami. Ha? Okay. Mia, alika na. Bakit? Bilis, nagpapadala na sa ospital si Aida. Alika na. Bakit nga? Ano ba? Sabihin mo muna nangyari. Nantok ako. Nagpakamatay nga. Tapos gusto na mabuhay. Nagbago isip. Tara na, dali na natin. Bakit natin maabutan? Matagbago na isip. Oh, Aida! Huwag ka matutulog, Aida, ha? Labanan mo! Oh, Aida! Naku! Lita, tulungan mo ako, bilis! Ate! Yan, yung kotse! Aida! Aida! Halika na! Huwag ka matutulog, Aida! Labanan mo! Ate! Mia! Start mo na yung kotse! Start mo na! Naka-start na! Uy, Aida! Huwag ka matutulog! Labanan mo yan! Ate! Mia! Sampalin mo, bilis! Pakakising! Naku, nakakatulog na! Sampalin mo! Hindi pa rin gumagana. Hindi! Lakasan mo, Mia! Lakasan mo! Malalakasan ko, ha? Ay, ate! Ayun na, kumana na! Ay, sakit na, man. Okay, get in the car! Go! Pwede pa ako, sumapal na isa pa! Hindi na, okay na! Aida! Ayun na, sige! Watch the head, ha? Okay. Sige, nako. Ayan. Okay, Mia! Sumapal ka na dyan! Okay. Dok, kamusta ho si Aida? Kayo ba ang pamilya? Ay, hindi ho. Kapit-bahay lang. She's gonna be alright. We had to pump out her stomach dahil halos 100 tablets and capsules ang kanyang ininom. 100? Mabuti na buhay pa siya. Fortunately, karamihan ng kanyang ininom ay hindi naman lethal. Wala naman akong alam na nag-suicide na uminom ng 40 tablets na ascorbic acid. Nagpapakamatay sa ascorbic acid? Tatanga-tanga yung kaibigan mo. Anong balita sa anak niya? Gusto mo magpunta dito eh. Sunduin mo na kaya. Kawawa naman yung bata. I'm sure nag-aalala na yun. At saka para ma-check mo rin yung mga anak natin, iniwan natin yung mga bata wala kasama sa bahay. Gising na yung dalawang yun. Yung paano? May iwan ka dito? Aba, alam nga namang iwanan ko yan dito. Kung magising at magpakamatay, maghanap ng ascorbic acid, cargo mo pa. Sige. Sunday ko na si Ethan, ha? Sige na. Ka na bahala, ha? Ganda. Ang liwaliwanag. Ito na ba ang heaven? Wala ka sa langit. Makamatay ka, di ba? Hindi ka mabukunta sa langit. Sabi ko na nga, be. Kamukha mo yung kapitbahay ko. Hindi ka anghel. Mag-relax ka na nga lang dyan. Sinundo na ng asawa ko yung anak mo dahil panigurado ko umiiyak na yun sa pag-aalala dahil dyan sa kagagahan mo. Well,
Alam ko namang given na may sayad ka, no? Pero, matanong ko lang. Bakit mo naman naisipang magpakamatay? And to top it all, nagbago pa isip mo. Niloko ko ni Daddy. Ngayon mo lang natanong ganyan? Lahat na lang ng lalaking minahal ko, niloko ako. O ano naman? Para dun lang magpapakamatay ka? Para sa lalaki? May iba pa bang mas malalang dahilan? Yung anak mo kaya? Naisip mo yung anak mo? Paano kung natuluyan ka? Ha? Iniwan na nga siya ng tatay niya, tapos ikaw, iiwanan mo pa siya. Hindi ka nag-iisip? Tanga nga ako eh. Oh, tama. Bilis mo naman sumang-ayon. Tanga ka rin naman eh. At bakit naman ako nasali sa katangahan na yun? Kasi hindi mo nakikita kung gano'ng kakaswerte na meron kang lalaking asawa katulad ni Rod, nagmamahal sa'yo, sa inyong mga anak. Hindi mo nakikita kung anong kaya niyang tiisin para sa inyo. Kung ano ang kaya niyang isakripisyo para lumigaya kayo. Hindi mo nakikita yun? Siyempre nakikita ko naman. Ano naman ang akala mo sa akin, manhid? Alam mo ba na mangiyak-ngiyak na siya tuwing nakikita niyang pagod na pagod ka sa kakatrabaho at wala siyang magawa para matulungan ka? Alam mo ba yon? Ngayon, sino sa atin ang mas mukhang tanga? Ako na aasa-asa. O ikaw na nasa iyo na pero hindi mo pa rin makita? Ano? Bakit tatameme ka? O tama na. Intindi naman kita eh. Tantanan mo na yung pag-arte-arte mo. Nakita ko na sa teleserye yan eh. Alam ko yung dialogue na yan. Ganda no? So ano sabi mo kay Daddy? Eh di confrontation scene. Tapos napaamin ko siya na marami kaming babaeng kinukwadro niya. Isama po pa yung asawa niya mas malusog sa balyena na gumagali sa lupa. Oh, tapos? Tapos? Eh di tapos! Wakas! The end! Uy, pero hindi ako umiyak ha. Bakit ako iiyak? Hindi naman sa gwapo. Tinitiis ko lang yung amoy niyang amoy punerarya na, no? Oh, eto ngayon ang magandang tanong. Paano ka na ngayon? Bahala na. May naipo naman ako eh. Siguro magne-negosyo na lang ako. O kaya susunod na lang ako sa isa Canada. Ay nako, Aida. Please, parang awa mo na. Huwag. Malay mo doon kung makita yung matino kong daddy. Ay, Aida, nandito ka pala. Ay, hindi na padaan lang ako, nakipagkwentuhan. Pero pauwi na rin ako eh. Sige ah, good night. Ano ka ba? Dito ka na mag-dinner. Mukhang masarap yung niluto ni Rod na. Amoy ko, ang bango-bango. Bumili ako ng dessert, o sayang naman. Tsaka pasundo na natin yung anak mo. Sabay-sabay na tayo mag-dinner para mas masaya, di ba? Ay, oo nga! Okay! Okay na naman yung sweetheart, di ba? Of course! The more, the merrier! Oh. Uy, teka. Hala! Ay, naku, buksan mo na yung TV! Baka nagsisimula na, dali! Alin! Ay, naku, malunod ka sa luha. Malalaman na ni Clotilde na ampon siya today, naku! Kasi ipagtatapat na ni Salustiano. Si Salustiano! Yun yung may kagagawa ng pagkidnap sa kanya nung bata pa siya. Alin ka na, dali! Naku, ang ganda ng story. Very moving. Alin ka na! Ayan na! Ay! Inofera na nga ng magandang trabaho ni Henry eh. Pero ano? Mas ginusto niya na isugal ang future nila sa ano, sa pagpunta sa Vancouver. Now tell me, is that a sensible thing to do? Mia, anak, paano nga ba yan? Iiwanan niya kayong mag-iina dito habang nagtatrabaho siya sa Canada? Pansamantala lang naman yun, Nay eh. Eh ate, may plano ba siyang kunin kayo ng mga bata? Aba, siyempre naman.
Pero matagal pa po yun. Hindi naman agad-agad. Mia, anak. Pag-isipan niyo munang mabuti. Bago niyo ibenta ang bahay niyo, alalahanin mo, dalawa na ang anak mo. Eh, yun ako yung desisyon ni Rod, tay. Bah! Kahit na ba desisyon ng asawa mo, eh di lahat ng gusto niya, masusunod. Desisyon ko rin naman ho yun, tay. Pantay lang naman kami. Partners kami, di ba? Kaya nga ho kami mag-asawa eh. Hoy, Migo! Naglalaro mo lang yung sabon eh. Isip mo naman yan. Friend! Favor naman o. Oh. Tawa ko muna sa itong baby boy ko, ha? Alang ya. Ano, friend, ang bihis mo ah. Wala kang masabi ah. Sino ba kami din sa Malacanang? Sobra ka naman, hindi no? Yung friend ko, nag-set up ng meeting para sa akin tsaka sa mga hapon. Nux! Hapon naman ngayon. Sira ulo! Magne-negosyo ako, no? Magdi-distribute ako ng food tsaka chichirya galing sa Japan. Instant ramen, noodles. Mm. Alam mo yung ganun? Ayos yun, ha? O sige, ako nang bahala dito kay Ethan. Iwan mo na lang. Sige. Friend, thank you talaga, ha? Wala yun. At tsaka wish me luck naman, no? Ikaw pa. Kayang-kaya mo yan. Hindi mo na kailangan ng luck. Sige, ingat ka na lang. Thank you. Anak, huwag ka malikot, ha? Bye-bye! Bye! Telephone call for you, Dad. Sino raw? Hello? Pare? Rod. Oh. Pare, guess who I just talked to at gusto ko makameet? Si Busty. Si Busty Vergara. He wants to meet with you tomorrow for lunch. Are you available? Rod, wala namang mawawala sa'yo kung kakausapin mo yung classmate mo. Ayoko nang umasa pa sa... Rod. Mia, wala na akong silbi dito sa Pilipinas. Ano ba? Pwede ba huwag ka nagsasalita ng ganyan? Hindi ka naman ganyan dati ah. Palaban ka dati, okay? Kaya nga ako pumayag na magpakasal sa'yo at mag-anak tayong dalawa dahil pareho tayong palaban. Kaya mo to. Kakayanin mo to, okay? Okay? Okay, okay. Rod? Tapos na yung meeting. Nakausap ko na si Basti. Are you okay? No. Hayaan mo na. Okay lang yan. Baka naman talagang hindi meant for you yung work na bibigay sa'yo ni Basti, di ba? Baka naman din talagang meant kang pumunta sa Vancouver. Yun na nga yung problema eh. Paano na yung Vancouver? Bakit? Mukhang hindi na tayo pupuntang Vancouver eh. Ang ganda ng offer ni Basti! Mia, mag-head ako ng finance division ng company niya! Talaga? Talaga? Sabi ko naman sa'yo, kaya mo yun. Ikaw lang walang believe sa sarili mo eh. Mia, meron ka bang mga appointment after 5 PM? Baka naman, pwede mo nang i-cancel. Bakit? Mia, we have to celebrate! We have our lives back! Bakit ang daming pagkain? Anong ba may birthday? Today is better than any other birthday. Believe me, it's one of the best days of our lives. Mmm, sarap! Mmm. Cute, babe. Dad, please. Yeah. So, paano yun, Dad? Pag bumalik ka na sa work, hindi na lang matitikman yung mga niluluto mo. Kawawa naman kami. Of course not! So now that Papa's going back to work, does that mean na si Mama na ulit may iwan sa bahay? Of course. Now that Daddy's going back to work, eh, Mommy can go do what she does best. Diba? Hindi ko ba masaya na meron na akong trabaho ulit? Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Saan? Na kapag bumalik ka sa pagtatrabaho, titigil na ka sa insurance ko. Mia, ano ba talagang napapala mo dyan sa insurance agency mo? Di ba masayang nandito lang sa bahay? Just being a wife and a mother? Kasama mo yung mga bata lahat. Lagi. Wala lang. Akala ko pa naman may natutunan ka rin dito sa pinagdaanan natin. Lalong-lalo na sa akin.
Rod, for the record lang, ha? Mabuting asawa ko. At alam kong mabuting ina rin ako. Pero hindi ibig sabihin nun, I cannot be an excellent professional. Friend, isa lang. Isa lang talaga. Gago ka. Tanga ka rin. Okay ka na. Nakadalawa ka na. Sabi mo isa lang. No, Ides. Misis ko, hindi talaga na-appreciate yung ginagawa ko para sa kanya. Basta siya, apat, masunod yung gusto niya. Yun na yun. May tanong ako sa'yo. Ano naman? Ikaw ba naniniwala na ang misis mo ay may kakayahang makipagsabayan sa iba bilang profesional? Oo naman. Management graduate kaya yun. Nung college nga kami, mas pataas pa yung grades yun sa akin. Tanga ka nga. Bakit ayaw mong payagan ng misis mo na gamitin ang utak niya? Bakit? Nai-insecure ka. Kung makasalita ka, parang hindi tayo magkaibigan. Eh kaya nga ako nagsasalita ng ganito eh, kasi magkaibigan tayo. Kaila Aida. Yan ka na naman ah. Alam mo, pag meron na namang kapatbahay na nakakita sa'yo, yan pangalan mo. Butaktahin na naman yung mga chismosa, hindi ko alam. Ano nangyayari? Bakit? May kasalanan ka, no? Kasalanan ka eh. Hmm? Hmm? Ano ang mo? Eh kasi minsan ka lang ganyan eh. Parang kang pusang di maanak eh. It's either may kasalanan ka or may papagawa ka sa akin talagang mahirap. So alin ba dyan? Dyan ka nagkakamali. Gusto ko lang naman mag-sorry. Saan? Kasi mali ako. Tama ka. Hindi lang ikaw si Mrs. Alvarez. Ikaw din si Maria Edaisa Arceo. Hindi ko naman pwedeng tanggalin sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Salamat nga pala doon sa chicken pastel na binigay mo, ha? No, sa uulitin. Okay. Ano man, tanga-tanga mo talaga, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo, hihingin mo yung sukle? Wala ba arithmetic din sa pambundok na pinanggalingan mo, ha? Pare, good morning. Oy, pare. Kailan tayo magbabadminton? O, bahala na. Basta text mo na lang ako. Bye-bye. Dali-dalian mo eh. Tara, yan ang school service mo, oh. Bye-bye, study hard! Okay, kayo pa! Yaya, magluto ka na! Maglinis ka sa taas, apo, ha? Apo, ma'am! Uwi ako ng maaga! Apo! Hi, friend! Oh, friend! Mukhang raracket ka na naman, ha? Oo eh, ang dami kong kako sa ating tindahan. Magbebenta ng chichiryang hapon ko! Haha, sige. Oh, good luck, ha? Ingat! Thank you! Bilis na, andyan na yung sundo! Ubusin niyo yung baon ninyo, ha? Ubusin mo sa daddy bago umalis. Okay? Bye-bye. Bye, kids. Alam siya na ka na ba? Eh, sa office na lang. Aga na meeting ko ngayon, eh. Ikaw, mag-breakfast ka na matatraffic ka sa C5. Ang traffic ng ganitong oras, malilate ka. Okay lang ako. Sige na, sige na. Bye-bye. Oo, uwi ka maaga, ha? May date tayo. Mahilig ka na mag-remind ngayon, ha? Halika nga dito. Sige na. Go, go, go. Bye-bye. I have to move.
baka dumating na yung kids ko from school. Bye! Hoy! Alam mo ba? Yung mga anak mo, tsaka my only child, parang nung school! Ay, oh, oh, oh. Please! Sige, bye! Hoy! Kumakain ka mo ng spaghetti! And the explanation is also there. Eh, di ba sinabi mo sa akin noon na mawalang mawawala na... Eh, di ba you told us na walang matawala ng trabaho? Sorry, sir. How can you call that a promotion, Veron? Walang salary increase? Salary, sorry. Kung kailan tumanda, saka sinadiba ng demonyo yung kanyang asawa. Daddy! Daddy, ito ko lang? Daddy, call me, ha? Daddy? Tugo ba yan, Daddy? Wow! Mens! Oh, chado yan? Chado ba to? Anak ng peko, ang sarap nito ha! May kanin ka ba dyan? Labas mo na yan! Panarinig ko na sa teleserye ang mga sinasabi mo. Ganda, no? Aaminin mo na? Ano? Tanga ka! Tanga! Ano pang ibig mo sabihin? Pero... ano, pero?